So yun guys, instead na mag-relax tayo, so since nandito kasi tayo sa labas, kita natin yung Belos. Damn! So syempre guys, coffee tayo. Coffee for today. Bought tayong tissue. Only yan guys, so may iced tea, merong cucumber lemonade, and coffee muna tayo. Kunin ko pala yung bawat ko sa coffee. So ano tayo, 3-in-1. Wow! So ayun guys, dito tayo sa Toyota. As expected, wala masyadong tao, pero daming cars dito sa bay, which yung sa service. So ayun guys, dito sa Toyota Calamba, checklist by picture na. So ayun, shoutout nga pala kay Sir Marco, service advisor. Since 1,000, 5,000, 10,000, siya yung nag-take care ng car and yung Belos. Ngayon, 15,000 walk-in tayo. So, doing the checklist. And yun, may mga kinonsern tayo pero minimal naman, nating mechanical. So, mga appearance lang. The usual, pero ayan. So, let's see. And then, ipapa-tire rotate natin din. Ano? Ang gulong. Ang gulong. So, kasama na din yun sa PMS. And ayan, usually may direction yun eh. Paano masabi? Yung sa tire rotation, yung front, doon sa likod, tapos ito doon, tapos dito. Basta, pakita ko sa'yo ma'am, sa inyo mamaya. Pwede na! May mga markings ako, so let's see yung sa rotation ko pa. Ang galing! Yun. So dito na nila guys, nilagay yung coffee tsaka juice para malapit sa mga naghihintay sa nagpapa-service. Yun. So may play-place area na pala dito for the kids. May mga books. Oh, magugustuhan to ni Ale. Cinderella, Snow White, may mga letters. So before, hindi dito yung coffee area nila. Inalis na nila dito. Nilagyan nila ng kids area. Tapos nandun dun yung coffee. Makes sense kasi dito yung mga naghihintay for their service ng car. And then ito yung TV. So as you can see, guys, walk in. Ayan si shout out Sir Marco. Swabing swabe oh. Service advisor natin. Tapos ayun, dun tayo. Baka sakali. Lexus, Toyota, Fortuner, Wego, Vios, Innova, Hilux ng mates. So there's something na tuwing pag nagpapaservice ako, lagi mayroong mates dito. Innova. Ayan. A few moments later. First time guys, holy, dito tayo sa open bay. So yun, doing the 15,000 kilometers checkup. So yun guys, doing the checklist. Bali ko yan ang inano natin dito, yung sa mga battery so na lahat. Battery po, then charging, alternator po. Ayun. Alright. So yan, meron silang tester. High rotation. So we have one line below. So yun guys, ito yung ilalim ng Belos. Wala pa akong rust proof. So makikita nyo guys. Sheesh! Okay, so yun guys, they're doing the tire rotation. It is recommended sa 15,000. Pwede namang hindi nyo gawin guys. Pwede rin gusto nyong gawin kung kailan. Pero, yun nga, ginawa na natin. And ito yung sa front ng car, back. So, nag-cross yung exchange. Tapos yung
galing dito, punta dito. Tapos ito, originally, mapupunta sa spare. Tapos yung spare, mapupunta dito. So yun, yan yung bali tire rotation na usually ginagawa. So yan, they're doing it right now. And then, of course, palit natin yung pito. Kasi meron tayong tire monitoring. And ayun, palitan nila na kuya. So, alright. Let's go. And then, of course, kukunin yung cup. Kasi yung sa reserva, wala siyang cup eh. Yung dito, sa gitna. So, ayun. Tapos meron tayong tire monitoring. And ayan. Kailangan yun. Iyano natin. So, ayun guys. KYB. So yun, ayun guys, tire rotation done. If makikita nyo naman guys, meron din akong video kung paano ko binaba yung tires. Pero manual nga lang nun kasi wala akong tools. Unlike here, super bilis. Parang wala pang 1 minute na ibaba ni kuya. Ang galing! So ayan, checking the tire pressure and then clean na rin sila ng mga brakes and then nag-drain ng oil kasi nga 15,000 kilometers change tayo ng regular oil lang tayo guys. Damn, neat engine wash. So yan guys, yung air filter, bubugahan lang nila. Kasi nga, damn, legit. So yun, may nagtanong nga pala sa group kung ano daw yung part na yun. So yan yung CVT transmission, dun yung parang, yung, I forgot yung name na nagtanong, pero nagmo-moist yung kanya. They suggest you have it checked because nagmo-moist siya and then may dust. May leak dyan. So ayun. Kiklip nila po ng ganito sa. Okay, so ayan guys, yan yung sa cabin filter. Ang galing nilang ganito. Ayan, looks like okay pa naman ano? Naman po. Nilinis ka na po, sir. Ayan, okay, nilinis na niya. So medyo puti pa guys, pag ma-black na yan, palitan nyo na. Hindi nilalamig ang AC nyo na malinis. So ayan guys, yung mga kinonsor natin, wireless charger, minsan nag-o-on, minsan nag-i-hindi. At saka ito, sa door hinge. Coated kasi ito, ngayon ito, hindi coated, and merong rust, so what? Ano yung mag-ano dyan? Oo nga eh. Okay, so yun guys, tapos na. 8.55, super bilis. Tapos meron tayong representative dito, si Madam Tawaranti. May mga i-claim tayo. Na replacement. So, pinipicture nila and ayun. So, guys, ngayon ko lang nalaman, i-radium pala yung spark plug ng Velos. Kaya, you will not need it to be replaced every time na mag-change oil ka or every 10,000. Kasi nga, naka-radium spark plug pala yung Velos. Hindi natin ma-claim. Kasi nga, pagka-Android and flat, maganda yung lapat, successful na nag-charge. So, nag-simulate sila. Pagka-iPhone kasi yung camera, medyo naka-ibabaw kaya hindi maganda yung lapat. So, ayun. Toyota Avanza, manual transmission, auto-climate na yung ano, aircon, screen. Halos same siya guys ng Velos. Yung pagka-premium feel lang. Saka yung mga safety features. And of course, manual. Pero basically, yung size, same na same. Ayun. So, this is a nice car din. Ito din sana yung gusto namin dati. May automatic niyan eh, yung G. Ito. So, naging ano lang talaga, yung mga available na units, naging may issue nun eh, sa mga supplies. So, ayun. So, what's up guys? We're just waiting for the car kay Velos.
ini-engine wash na. So ayun, as you can see, pinarito ko guys how they did it. It's the first time that I was able to really see the Veloz na pini-PMS, because before it was inside and then now nasa outside. And nagkaroon kasi tayo ng chance. So nag-walk-in ako, and since it's holiday, so I thought inagahan ko na lang guys. Ayun. So once again, it's Marco, the service advisor. Well explained yung mga repair order na kailangan gawin. So 15,000 kilometer checkup. So almost all are free PMS. Ang naging additional ko lang is gas injector cleaner, because inavail ko na rin kasi based dito sa booklet, injector cleaner they recommend for diesel every 5,000, and then for the gasoline every 15,000, since nasa 15,000 na tayo guys. Ayan, so inavail natin. And then of course, tire rotation, nag-tire rotation din tayo. It's recommended. Actually, yung ibang kasa, 10,000 nire-recommend nila. Pero yung last time ko na PMS sa 10,000, di nila nire-recommend. And they recommended now sa 15,000 yung tire rotation. So kasama yung spare tires guys sa rotation. Nasa warranty din naman yun, makikita nyo yung direction. But they have their own direction ng tires. So yun, sinama yung spare. And free din, wala akong binayad dun sa tire rotation. So everything is free except dito sa gas injector that I have to pay. It's around 812. So ayun, once again, really, look at that. Boss na boss dito ang upo, no? So dito ako sa booth ng Toyota GR, and then ayun nga. So just to show you around, Toyota Kalamba. They just celebrated their 10th year anniversary 3 weeks ago. So ayan, so once again, shout out sa mga taga Toyota Kalamba, and especially kay Rosmar, agent namin dito sa Veloz. And wala pa siya eh, kasi baka nasa field siya, PDM ko. But anyway, so just waiting for the V, and soon, that's it guys, everything's good, bye!